Karantada na kahapon ang joint maritime exercises ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, magkasamang magpapatrolya sa ere at sa dagat ang AFP at US Indo-Pacific Command hanggang bukas. Layunin daw nitong palakasin pa ang ugnayan ng militar ng dalawang bansa at alamin kung hanggang saan ang kanilang kakayanin sa pagpapanatili ng seguridad ng magkasama. Samantala, tutol naman ang National Security Council o NSC sa planong Christmas convoy ng Atin To Coalition. Masyado raw kasing delikado at baka lumala umano ang tensyon sa China. Suportado naman daw ng NSC ang intensyon ng grupo na pamaskuhan ang mga frontliner at mangingisda sa lugar. Pero mas mainam daw na i-turn over na lang sa AFP ang mga ayuda para sila na ang maghatid doon. Kaugnay pa rin ng Christmas convoy sa Atin To Coalition sa Ayungin Shoal. Magkakasama natin si National Security Council Assistant Director General and Spokesperson Jonathan Malaya. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Yes, Cheryl. Magandang tanghali at magandang tanghali din sa lahat ng ating taga-subaybay. Kahapon po ay nakapanayam po namin ang Atin To co-convener na si Rafaela David. Desidido po sila na ituloy ang Christmas convoy mission sa Ayungin Shoal sa December 5 kahit po nagpahayag kayo ng pagtutol. Pero open daw po sila sa dialogue. Nakausap nyo na ho ba sila kaugnay po dito? Well, hindi pa po. No? Although I heard from media that they are open to dialogue at meron pong mga personalidad na nakipag-usap sa amin na magkaroon po ng dialogo. Open din po kami makipag-usap sa kanila. And i-clarify ko lang, Cheryl, no? Meron po kasi kaming counter-proposal, no? Aha. Ang sinasabi namin, if the purpose is makapagbigay sila ng Christmas goodies sa mga taga BRP Sierra Madre, na naka-assign sa BRP Sierra Madre, pwedeng kami magdala. Pero meron pa kaming another proposal. Yung aming other proposal is, meron din tayong mga tropa na nandoon sa mga iba't ibang Philippine occupied features gaya ng Pag-asa, gaya ng Lawak, gaya ng iba pang mga parola, island, no? Na pwede nalang puntahan na pwede naman nilang gawin yon para ipakita yung bandila. Kasi sabi nga nila, ang purpose nila dito is maipakita yung ating pagmamay-ari sa West Philippine Sea, at kahit sila ay civilian, ay kailangan pahintulutan sila. So doon po nagkakasundo kami kung gusto nilang doon na sila magdala ng mga Christmas goodies. Oo, ang naalala ko po kahapon ay sinabi niya ay may around 40 na, 40 ships po ang nag-commit nga po na sasama dito sa convoy. Pero kung sakali man, doon nasabi naman na nila na open sila sa dialogue, pero igiit nila, ipilit nila na ituloy po ito ang convoy, may magagawa po ba ang ating pamahalaan na pigilan sila? Well, una-una, Cheryl, humihingi po sila ng suporta sa atin. No? Gumawa sila ng sulat kay National Security Advisor Eduardo Anyo. At doon humihingi sila ng escort din mula sa ating Philippine Coast Guard. Kaya dahil nga po sa pagtutol ng National Security Council na siya ding tagapangulo ng National Task Force West Philippine Sea, hindi po mabibigyan sila ng Coast Guard escort. Mm-hmm. Pangalawa po, ang BRP Sierra Madre ay isang commission vessel ng Philippine Navy. Hindi naman po pwedeng kahit sino na lamang ang pwedeng mag-dock dyan, no? Remember, there are procedures and protocols that have to be followed when approaching a military vessel and a commission vessel of the Philippine Navy in that regard. So, marami pong mga balakid ang ganitong operasyon kung walang suporta ang pamahalaan. Mm-hmm. So, tama po kayo, mas maganda mag-usap na lamang para naman po magawa pa rin nila yung gusto nila. But maybe that can be done through other ways. Ang sinasabi rin po kasi nila, kaya talagang gusto nilang ituloy po itong convoy, na dapat daw i-normalize yung pagpunta nga po ng ordinaryong Pilipino sa Ayungin Shoal dahil sa atin naman ito. Ano ho ang take dito ng NSC? Tama po yan. Gusto nga natin manormalize, but the reality of course is different. No, nakita naman natin kung ano yung mga nangyari the past few months. Nagkaroon ng ramming, nagkaroon ng collision, nagkaroon ng laser, military grade laser incident, nagkaroon ng water cannoning. So as much as we want that to happen,
the reality on the ground is different. Ngayon, mahirap naman po para po sa amin sa NSC, hindi po ang Ayungin Shoal, ang kabuuang West Philippine Sea, ang luwag-luwag po ng West Philippine Sea. No? If the purpose is to normalize the visit to Philippine-occupied features, and if the purpose is to give support to Philippine troops and civilian fishermen in the area, mas malaking lugar po ang mapapasyalan nila kung ang pupuntahan nila ay yung mga ibang Philippine-occupied features. Remember, may walo po tayong Philippine-occupied features na nakakaalat sa buong West Philippine Sea. Kung yan po ang pupuntahan nila, mas manonormalize nila yung ating ginagawa at mas maipapakita nila yung ating claim, no? Mas ma-assert nila yung claim to a greater part of the West Philippine Sea rather than focusing on Ayungin Shoal alone. Parang at this point, alam naman natin yung realidad. Pabayaan mo muna natin sa pamahalaan. Let the government handle the situation. And then pag naghumupa na at pwede na and safe, it's more of the safety kasi ano po, yung ang iniisip po ng pamahalaan dito sa gagawing convoy. Kasi nakita nga po natin, sabi na nyo na rin, yung pagpapatintero lang eh. Nahirapan na po tayo doon eh. Tama po kayo. You made a very good point. Ang sa amin po ay safety and security at yan po ang mandato ng pamahalaan. Siguruhin ang security and safety ng lahat ng pupunta sa Ayungin Shoal. And given that there are heightened tensions, it would be irresponsible for the National Security Council to support this at this time. So, ang ano lang naman natin, Cheryl, dito eh, timing ba? Mm-hmm. No? Hindi pa natin naaayos yung sitwasyon, malaki pa yung gap, no? Between the Philippine position and the Chinese position. Nakita nyo naman, nakipagpulong muli ang ating Pangulo kay President Xi Jinping sa San Francisco. So, meron naman tayong diplomatic effort. So, bigyan po natin ng angkang panahon ang lahat ng ito na magbunga at pag gumanda na po ang sitwasyon sa Ayungin Shoal, there will be no opposition whatsoever coming from the National Security Council. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.